Kaya itong mga taga mga magkunta, extravisor, walang. I look beyond that. Hindi ako nagsasabi na patayin mo yan si ating ambassador. Sinabi ko lang, magtrabaho kayo and give me a clean environment. Yan ang order ko kay Bato, yung PNP chief. Ito naman, kasing yabang ko. Tinawagan ko, Batole ka. Gusto mo pa na matagal ka sa pwesto mo dyan? Sige, sir. Kasama tayo, sir. Nang huwag ka masyadong mayabang yung unahan mo pa ang presidente. Tumahimik ka dyan, oh. Taga Davao, nung na-election ako, sabi ko, criminals go out of my city because if I find you here, I will kill you. That is a legitimate and valid statement. Sabi ko, mga drugista, umalis kayo. Pag hindi kayo umalis, papatayin ko kayo. Yung hindi umalis, patay. Yung iba, ayawan ko, karamihan ng problema nila sa Pilipino, sa Malaysia. Kasi nandoon yung mga, pati sa Hong Kong, di naglispatan, eh doon kayo sa ibang lugar. Huwag sa Davao City. So, look at Davao City. It was ahead of its time. I was just a pumuputok pati yung simbahan natin, airport. But because talagang hinawakan ko na medyo magulo, pero along the way, it was almost, sabi ko nga in the speech ko, it will be a rough ride. Come and join me. Diba sa inaugural speech ko? Kung ibig sabihin, madugo to. Pero kung then stand by my side. Ubusin natin yung bad boys. Kasi ako kasi bad boy noon. Nag-graduate naman ako. Good boy na ako ngayon. Oh. Kaya nito ha. Si Sunny Dominguez. Kapapata ko to. Kapaw. Since kindergarten. Valedictorian yan. Valedictorian. Sa atin namin sa high school, si Kanyer, nasipa ako. Siya patuloy ang valedictorian, valedictorian. Ako napunta ng Digos, Davao del Sur. Utang anak, tagal. Na took me 7 years sa high school. Oh, panak-mahilak ba lang? Sabi ng nanay ko, Rodrigo, I'm a teacher yun eh. Wala ka na, wala ka nang ipag-asa mag kasi 75. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag 95 malayo, hulog ka pa dyan. Andahan lang. Sabi na, so my mother never really, what sad is that, hindi niya ako naabutan sana maging presidente. At tatay ko talagang tagal yung namatay. He left this universe. Talagang walang sabi niya hanggang pantalan. Bisaya yan eh. Yung, that's a cliche or an idiom in Bisayan. Pag sinabi hanggang pantalan ka lang, ibig sabihin yung kargador ka lang. Ayan ang tatay ko. Ikaw? Oh, hindi kami nag... No, I mean, he died. Hindi ko masyadong maganda ang relasyon namin. Kaya hindi siya believe sa akin na ikaw, pantalan ka lang. Si kargador, gusto mo? Sabi ko, basta bayaran lang ako, sige, karga ko. Okay naman yan. Kaya 75. Sino pa? Yasay. Karumate ko man to. Karumate kami sa law school. UP siya, Padipaura, San Beda ako. Oh, bright. Duresa. Doon ako napunta sa high school na nandoon si Duresa. Naabutan ko siya. Nauna pa siya graduate sa akin. Anak niya. High school. Ano ba to? Totoo. Duresa was a valedictorian pag-graduate. Puro yan sila, valedictorian. Ang defense secretary, General Lorenzana.
Alam mo, hindi ko alam yan. Pastor Kibuloy is from doon pinanganak ko, Tabato City. Eh, si Delvin assigned on sa, he brought in the second, one battalion of the scout rangers noon. Dabaw, magulo. Tapos nakilala kami because I was mayor. Kaya siya, nung naghanap, pakapa ako, valedictorian. Alam mo kung sinagsabi sa akin? Pastor Kibuloy. Yan ang valedictorian namin. No? Sa PMA. PMA year ito. O, puro valedictorian. Valedictorian. Cairo. Good lawyer. Si John Esperon. PMA. He is my advisor sa national security. O, tignan mo. Tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Diba? So what's the... There's no secret actually. All you have to do, baski na ka ano ka, because baski na ka ano ka, you have to have values in life. Baski ako ganito lang, sabi na pumapatay, eh, yan ang gusto mo eh. Sinabi ko na sa inyo, hinto. Eh, ginusto mo yan. You have the free choice. Kaya itong mga taga mga mangkota, extradition, walang. I look beyond that. Hindi ako nagsasabi na patayin mo yan si ating ambassador. Sinabi ko lang, magtrabaho kayo and give me a clean environment. Yan ang order ko kay Bato, yung PNP chief. Ito naman, kasing yabang ko. Tinawagan ko, Batole ka. Gusto mo pa na matagal ka sa pwesto mo dyan? Sige, sir. Kasama tayo, sir. Nang huwag ka masyadong mayabang yung unahan mo pa ang presidente. Tumahimik ka dyan, oh. Huwag mo kunin yung estilo, hindi mo papanahon. Sige, pagkatapos mo, tumakbo ka ng back-upan kita. Ay, mananalo yan. Ay, ganun-ganun lang yung uli. Pero by that time, kung you have to create the problem to react to it, because if there is no problem, nothing to react to, so wala ka. That's the reason why. You have to have a problem, and you are the problem solver, but you have to create the problem. You do not solve the problem, you do not act as no problem at all. Voilà.